welcome you, Holy Spirit. Take over in my life, Holy Spirit. Partner na inyong mga kasama sa umagang ito, si Brother Rex America po in the Philippines. Si Brother Ike Andres po muling nagsasabi sa inyo, magandang umaga po, magandang gabi, tanghali sa lahat ng lugar ng ating kapatiran na nakikinig ngayon. Amen. And we welcome the presence of the Holy Spirit. Yes. Take over, Holy Spirit. At Brother Ike, magandang araw din po sa ating minamahal na punong lingkod. Happy anniversary po, Happy Brother anniversary Mike. Po, Brother Mike. Sister Velen, sa inyo pong buong pamilya. Happy anniversary po sa lahat ng prayer partners. At sa lahat ng ating mga kasamahang mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Happy anniversary po, mga kapatid. So, dako na po tayo sa ating pong Daily Bread, Saturday Morning Edition. Yes, brother. And our gospel is taken, Brother Ike, sa Mark 6, verse 17 to 29. At basahin ko, brother, opo, sa ating pong wikang banyaga, gospel, Mark 6, 17-29. Herod was the one who had John the Baptist arrested and bound in person on account of Herodias, the wife of his brother Philip, when he had married. John had said to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife." Herodias harbored a grudge against him and wanted to kill him, but was unable to do so. Herod feared John, knowing him to be a righteous and holy man, and kept him in custody. When he heard him speak, he was very much perplexed, yet he liked to listen to him. She had an opportunity one day when Herod, on his birthday, gave a banquet for his courtiers, his military officers, and the leading men of Galilee. Herodias' own daughter came in and performed a dance that delighted Herod and his guests. The king said to the girl, "Ask of me whatever you wish, and I will grant it to you." He even swore many things to her. "I will grant you whatever you ask of me, even to half of my kingdom." She went out and said to her mother, "What shall I ask for?" She replied, "The head of John the Baptist." The girl hurried back to the king's presence and made her request. "I want you to give me at once on a platter the head of John the Baptist." The king was deeply distressed, but because of his oaths and the guests, he did not wish to break his word to her. So he promptly dispatched an executioner with orders to bring back his head. He went off and beheaded him in the prison. He brought in the head on a platter and gave it to the girl. The girl, in turn, gave it to her mother. When his disciples heard about it, they came and took his body and laid it in a tomb.
brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. At ganito po ang sinasabi sa wikang Pilipino. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Pilipi. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ang pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Na ipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang uno ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaruruuna ng hari at sinabi niya, ang nais ko, ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang piggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin. Praise God. Praise God. Jesus Christ. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ayan, Brother Ayan. Ike. Ano? Morning, brother. Ito'y pangyayari na kung saan po ay inaalala yung passion ng ating kapatid na si John D. Baptist. Ano? Na kung saan ay ito nga ang nangyari sa kanya. Ano? No, alam mo, Brother Ike, kung titingnan po natin yung gospel, ay si John D. Baptist ay makadiyos. Amen. Pero itong haring itong si Herodes at saka yung kinakasama niyang si Herodias ay hindi makadiyos. Ano? Okay. Sabi nga ay godless. Ano? Mm-hmm. So, makikita po natin yung kanilang karakter, yung kanilang ugali, yung kanilang plano. Mm-hmm. Ha? Ang may plano rito, yung kinakasama ay si Herodias. Si Herodias. Samantalang itong hari ay medyo nakapakikinig. Okay. Ng pangangaral ni Juan Bautista at natutuwa siya kapag nakikinig, ano? Okay. So, sana kung hindi nangyari yun, siguro unti-unting makukonvert ito eh. Kaso, amen. Minsan ang magpapahamak talaga sa tao, Brother Ike, yung kinakasama minsan eh. Kinakasama. Di ba, no? Praise the Lord. Ayun. Okay. At saka ito naman, talagang nung akin binabasa itong ating gospel ngayon, ay napunta ako doon sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Luke 7,
O ano sabi po? 28:29. Sabi niya ganyan, I tell you, among those born of women, there is no one greater than John. Yes. Yet the very least in the kingdom of God is greater than he. Mm-hmm. So ibig talaga palang pati ang Panginoong Jesus, sinabi niya na the greatest. Oo, nakatakda si kasi. Yes, nakatakda ng brother talaga. Opo. Oo, wala siyang talagang itinangi kung hindi itong si Juan na talagang he is the greatest, sabi niya ganyan. Mm-mm. Kaya ito ay talagang isang malaking bagay na talagang ating i-emulate pa natin, brother. Oh, kayahin natin. Opo. Kung ano mga kanyang mga characteristics. Mm-mm. Ayan, kaya ang ating pag-aralan, brother, at para makita natin na kung papaano si St. John the Baptist ay the greatest, sabi na ng ating Panginoong Jesus. Si John the Baptist po kasi ito po yung sinasabi ni Propeta Isaias na isang taong sumisigaw sa ilang na tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Yes. Ito yung kung saano ay yung unang sinugo ng Diyos para ihanda ang pagdating ng ating Panginoon, yung first advent ng Panginoon. Yes. Yung unang pagdating ng Panginoon. Oh, at ito nga po yung unang-unang sinugo upang ihanda at tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pangaral ni Juan Bautista, para ang mga tao ay magbalik loob, ha, magsisi, at tumalikod sa kasalanan. Kasi hindi matatanggap ng tao ang bautismong gagawin ni Kristo. Yung sinasabi ni Juan Bautista na mayroong darating na higit sa kanya na magbabautismo sa atin sa apoy. Apoy. Yan yung kung saan yung baptism in the Holy Spirit. Oh, ano? Yan, so, yung bautismo ni John the Baptist, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ito'y bautismo na sa tubig na bautismo ng pagsisisi. Mm-hmm. Yung ihanda ang sarili ng tao, pagbabalik loob sa Diyos, para pagdating ni Kristo, ay matanggap ng tao yung tinatawag na baptism in the Holy Spirit, Brother I. Praise the Lord. At saka, ito nga yung sinasabi nila na yun daw mga teaching Opo. O katuruan ng ating mahal na John the Baptist ay ito yung sinasabi nilang very radical daw ang kanyang mga teaching. Because kung ano yung sinasabi niya, talagang alam mong ito ay galing sa Panginoon Diyos. Amen. At hindi, he is really that bold na talagang sasabihin niya ang katotohanan. So yun yung tinatawag nila kaya radical daw ang teaching niya is because is yung genuineness ba niya, brother, yung pati yung kanyang way of life na ipinapakita sa atin ay talagang marirevive ang mga tao. Na talagang yung revival kasi noon, brother, is that yun ba yung mga wala sa Panginoon Diyos ay napapalapit niya sa Panginoon nang dahil sa kanyang mga mensahe. Pero ito ay naging daan para maging unpopular siya noon. Pero hindi niya ito pinapansin. Ay alam niya na talagang ang ating mahal na kapatid na si John, he was a very tough preacher. Na talagang, di ba sinasabi, may sinabi pa siya ron, brother, yung mga dumating na tao, you, brood of vipers. Ganun na kanyang salita talaga. Diretso, brother. Ayan. Talagang, you produce fruit in keeping with your repentance. Ganun siya, brother, kung magsalita. Talagang makukunbik ka Yun ang kanyang, ano, brother. Iyan. Kung sa ngayon kasi ay mayroong tinatawag na mga frontliners, kung mayroong mga tinatawag na mga frontliners, yung mga nurses, yung mga doctors, yung mga si Juan Bautista yung kung sa ano yung frontliner noon kay Christ, na siya yung pangunahin. Ano nga ba, may tawag dyan, Brother Ike, yung pangunahin yung na pinauna Ayan. Ng Diyos. Ano? Advanced party. Yun, yung kung sa mga politika ay kumbaga sa mga may advanced party. Advanced party. Oh. Titingnan mo na niya.
So, kaya ito po, ano, kaya makikita mo yung sinabi niyo po na, ano, na radical, ano, sa atin kasi may mga tinatawag na radical Christian, yes, ano, yung yes. bang talagang matapang ihayag. Parang ang servant leader, di ba? Matapang ihayag ang bold katotohanan, talaga. Very bold, ano? Yan. So, ang tawag diyan ay radical Christian, ano? Kung sa ano ay talagang hindi ka matatakot, yes. talagang ihahayag mo ang katotohanan. Kasi iyan yung gusto ng Diyos, ano? Nais ng Panginoon na sundin natin ko ano ang kapahayagan. Yes, the revelation of God for us. Sabi nga po, kaya tinawag si Juan Bautista na gano'n, sabi rito sa verse 15, ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si Propeta Elias kasi ayon sa kapahayagan ng Biblia, ang taglay na espiritu ni Juan Bautista ay yes. espiritu ni Elijah. Amen. Kung saan nung si Elijah ay naging matapang din in Amen. The Old Testament time. Yeah, so, kaya yun ang sinasabi. At may iba pang nagsasabing siya isang propeta, katulad ng mga propeta. Ito totoo naman na si Juan Bautista, sabi nga ay, John the Baptist is the last prophet in yes. the New Testament time. Wow. Yeah, kaya yun, napakatapang niyang mangaral. Kasi nga, siya'y sinugo talaga ng Diyos. Isipin mo naman siya, brother, ano, para rin yung ibang mga tinawag ng Panginoon. Yes, yes, brother. Parang si ano rin siya, si yung anak ni Abraham, 'di ba? Makita mo, matanda na si Sarah. Ganon din yung pangyayari kay John the Baptist, baog pa yung nanay niya, 'di ba? Si Elizabeth, ano? Yes, yes. Matanda na sila, pero binigyan dahil mayroong forfos ang Diyos. Yes. Kung bakit brother. Siya ay isinilang, brother. Oh, brother. At saka ito pang isang characteristics niya na nakita ko yung bang fearlessness ba niya? Yes. Man. Para bang i-compare doon kay Herodias na si Herodias, yung mga decision niya ay na susway ba ng mga kagaya nangyari dito, brother. Nakita natin na yung babae lamang na yun. Ano? Nakita niya yung pananaya, pagsayaw ng babae, nakuha na agad ang kanyang kalooban. Kaya kuminsan, brother, tayo mga disipulo, ay maging isang disipulo na katulad ba ni John the Baptist, brother. Dahil kasi, ang isang disciple, brother, ay talagang is someone who really imitates the example of Jesus. Totoo po yun. And follow the instructions of Jesus without getting disrupted by the world. Yes, totoo po yun. So kaya, isang malaking bagay yun, brothers, na sa buhay natin, kung minsan yung mga decision natin ay nagkakaroon ito ng hindi pagtupad dahil sa mga pressures ba na nakukuha natin sa mga pressures ng iba na nagiging dahilan kung bakit yung ating control sa mga salita natin, yung atin bang yung kagustuhan natin na tayo ay magsilbi ay nababawasan dahil nga we want to have the approval of others. Ayun, brother, yun ay isang malaking bagay sa ating mga disciple na kailangan, pagka tayo ay nagsilbi, talagang silbi na talagang susunod tayo and we follow our Lord Jesus Christ. Ang totoo po yun. Brother, kasi hindi naman po pwedeng, kasi nandun na mismo sa word na disciples. Yes, brother. Being a disciples, it means a disciplined people, ano? Disiplinadong mga tao. So, hindi naman pwede tayo ay disciple tapos yung pala ay may mga ginagawang iba. Yes. Extracurricular activities. So, hindi po ganun, ano? Kaya nga, ang isang totoong disciples ay matapang siyang mangaral ng salita ng Diyos, tulad ni Juan Bautista, talagang nanduroon yung kanyang paghayag ng buong katotohanan kasi wala siyang dapat ikangimi. Yung sabi ron, yung ikahiya. Yes, kasi, kaya matapang. Dahil wala naman siyang kung sa ano'y babalik sa kanya para sabihin, matapang ka magsalita, pero ganito, yes, di ba, no? Yes, so, ganun ang isang tulad ni John the Baptist. Matapang siyang magsalita sapagkat wala namang po pwedeng butas na makita sa kanya. Mm-hmm. Kasi,
siya ay matuwid na tao. Mm-hmm. Siya ay nangangaral ng buong katotohanan mula sa kapahayagan ng Diyos, Brother Ike. Mm-hmm. Ano? Kaya pinaninindigan mismo niya yung katotohanan, Brother Ike. Kaya yes, sa pangangaral niya, di ba? Kaya nga, nagalit itong si Herodias eh. Mm-hmm. Dahil lagi siyang natatamaan yes, sa sinasabi ni John the Baptist na hindi tama. Kasi yung ginagawa nila ay labag sa kautusan ni Moses. Amen. Labag yun, Brother Ike. Yung ang tawag doon, hipag mo yan eh. Yung bali, asawa ng kapatid mo, yes, tapos ginawa mong para lang makasama mo ay nag-divorce yun eh. Mm-hmm. Nakipag-divorce doon sa una niyang asawa, si Herodes. Mm-hmm. Pagkatapos ay bawal pa rin yung ganun yeah, sa batas. Ha? Bawal pa rin yung sa batas ni Moses yes, yes, kasi yung divorce ay against the will of God, Brother Amen, I. Amen, amen, oh, brother, oh. At yun ang parang pero magtataka dito, Brother, ano, sinabi dito sa ating binasa na si Herod mismo ay talagang believe na believe siya rito kay John. Oo. Oh, oh. Talagang yung kanyang puso ay para kay John. Oo. Oh, oh. Kaya nung hiniling si kanya, yung gusto masakit niya, para sa kanya. Masakit para sa kanya. Opo. Oh, na yung bang, pero eto ngayon, eto ang mundo, brother, masakit na masakit sa iyo, pero yan yung mga sinasabi natin, mga disruptions. Oo. Oh, oh. Sa atin. Oh, oh. Na hindi ba tayo makapag-decide na talagang yung kanyang gusto ni Herod ay yung kanyang puso ay para kay John, pero eto, nadala na naman siya ng mga, yung kalaban na yan, talagang yan, ang ginagawa sa atin eh. yung bang mga temptations ba, brother? Oo, ayan. Kung titignan po natin, Brother Ike, ano, sino po ba ang ginamit ng Diablo para ang tungkol sa kasalanan, di ba? Yes. Si Eva eh. Oh, yeah. Si Eva. Hindi naman talaga si Adan eh. Kaya lang, sinasabi ng Bible na dahil sa isang tao, si Adan, pero ang nakapagpahamak doon ay si Eva eh. Eva. Ang babae eh. Kung titignan niyo po rito eh, babae rin yung babae nagpahamak, di ba? No? Babae si itong si Herodias, yes, ano, na sunod-sunuran din naman yung kanyang anak na si Salome, ano? Ay kita po natin na ito yung nagpahamak sa hari eh. Minsan sa reality, minsan eh kung ikaw ay mayroong tungkuling ano, minsan ang papahamak sa iyo babae. Babae, Brother Ike, ano? Kaya ito ang nakapagpahamak kay Haring Herodes eh. Uh-huh. Yung babae niya, uh-huh, itong si Herodias, Brother Ike. Yes. Kasi sabi nga, yung godless ba? Yung walang Diyos. Wala. Oh, walang Diyos. Itong si Haring Herodes, ay unti-unti nang nakakatanggap ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ni John the Baptist. Yes. Kaya para sa kanya, masakit. Oh, yes. Yung hinihingi nung babae niya na si Herodias na yung ulo. Kasi alam niyo, Brother Ike, nabasa ko sa ano na, sa isang ang tawag dito, yung mga village or ano ba, tribo, ang isang karangalan nila, yung ulo parang kung sa ano yun ay trophy na magiging karangalan nila. Oh. Ano? Kaya yun ang kanilang ano, kasi godless sila eh, wala silang Diyos. Yes, yes. So, yun ang hiningi, ulo. Mm-hmm. No? Nabasa ko, yung pala ang galing sa isang tribo, yung ganong sitwasyon, Brother Ike. So, pero kung titingnan natin naman, para sa Kristiyano, na tulad ni John the Baptist, yes, yung kamatayan niya na mapugutan ng ulo, isang karangalan. Yes. Isang tagumpay, Brother Ike. Yun. At talagang hindi siya, dahil sa katotohanan, ay hindi siya nagbago yung kanya, no? Kahit na anong mangyari. Kaya nga, ito nga, brother, ang isang bagay na tayong mga disipulo, alam mo, being a Christian is not easy. Yes, totoo po yun. So, dadaan tayo sa maraming mga pagsubok sa atin pong ginagawa para sa ating Panginoong Diyos. Na kaya kailangan dito, may mga decision tayo na we have to be tough. Mm-mm. Na talagang kapag katotohanan na ang nandiyan, ay maging fearless tayo na talagang
ang atin mo ang ating punong lingkod, ano brother? Talagang nakita mo kung papaano niya noong ating nakaraang gawain natin sa amin. Totoo yun. Diba? Nakita, yun bang fearless. Na talagang nakita niya na yung dishonesty. Yes, yes. Talagang, yung kung halimbawa ikaw, brother, at medyo mahina-hina, hindi mo kaya iyong ilabas sa karamihan ng sa buong mundo. Kaya yan, brother, ang isang bagay na talagang napakagandang characteristics yes, ni San Juan Bautista. Oo, bilang mangangaral, kasi brother Ike, kabilang tayo sa mangangaral sa kapanahunan, talagang dapat yung fearless tayo. Ano? Yung wala tayong takot na ihayag yung truth. Ano? Amen. Kasi yun ang trabaho natin eh. Yun ang ating misyon. Yung ihayag yung katotohanan. Ngayon, kung tayo matatakot na ihayag yung katotohanan, eh anong pagkakaiba natin sa mga propeta ni Baal? Amen. Ayan, di ba ano? Yung mga prophet ni Baal, pawang kasinungalingan, yes, brother Ike, yes, ano? Nung unang panahon, may mga propetang ang nagpapakain ay itong sila Jezebel, sa mga propeta ni Baal, yes, si Jezebel. Makikita niyo po na yung mga propeta na nangangaral para hindi putulin ang supply, ang ayuda ni Jezebel, itinutwist yung word of God. Yeah, instead na sabihin yung truth, kung hindi sasabihin nila yun, tuloy ang ayuda, tuloy ang supply. May mga motibo. So, self-motivation. Ano ang pagkakaiba natin yun kung ganun tayo, brother? Hindi dapat tayo maging ganun. Dapat tayo maging katulad ni John the Baptist na hanggang kamatayan, pinugutan ng ulo, pero anong sabi ng banal na kasulatan? To die is to gain. Amen. Di ba, no? Amen. Yung tayo mamatay sa paglilingkod sa Diyos ay isang karangalan, brother Okay. Sa lahat ng mga santo, sa dami, si John the Baptist, pinugutan ng ulo, nilagay sa plato. Yes. Kung ilalagay yan sa harapan ng kainan, parang yung litsun na yung ulo ng baboy na alagay, di ba, brother Ike? Yung ibang mga naglingkod sa Panginoon, amen, tulad amen, ni amen. St. Peter, di ba, amen, no? Pinako sa krus, patiwarik, ano? Di ba? Yung mga ganun, brother Ike, mayroon pa dyan yung talagang nilagari ng hinati yung katawan. Si John the Evangelist naman, ipinwito ng buhay. Pero yung mga ganun, brother Ike, yun ay isang kung saano ay katagumpayan ng Kristiyano, brother Ike. Yung atin na lang santo na Pilipino, St. Lorenzo Ruiz, diba, no? Tinortured, na talaga binunutan ng kuko, inihuhugos sa tinutusok yung dalira ng kawayan, pero makikita mo, hindi niya dininay. Yun yung sinasabi mo po na radical Christian na talagang hindi natatakot, fearless talaga. Hindi natakot kahit na mamatay. Ganun si John the Baptist, brother Ike. Tsaka, ang isa ko pang nakita sa kanya, brother, na talagang dapat natin tularan, ay yung bang nakita ko yung word niya na he must increase, that I must decrease. Yung humility. Yung humility, brother. Ganun siya ka bold. Pero makikita mo yung lifestyle niya. Yes, brother Ike. Hindi mo masasabi na ganun siya ka bold, pero nakita mo pala ang pagkababa niya ay nandoon. Hindi siya talaga, makikita mo, nagpunta siya sa disyerto to live a life of seclusion and prayer. He is not pretentious. Ayan. He did not claim to be more than he was. Yes. Yung humility niya, brother, na isang napaganda, yung pati yung simplicity ng buhay niya, na talaga makikita mo na siya yung propeta na talagang yung kanyang damit, sabi, camel's hair. At ang kanyang pagkain Yung kanyang, may leather belt siya sa kanyang katawan, at ang pagkain niya yung mga pulot pukyutan. Locust. Sabi nila, nakita mo, brother, no? Ayun. Ayan ang isang napakagandang bagay na talagang
dapat nating tularan kay John the Baptist. Yes. Yan, oh brother. O yung sinasabi mo kasi yung humility, yan, ano? Sabi brother, nga yung kailangan siya ay mababa sa halip na tumaas. Mataas. Kasi yes, ang nais niyang ipakita ay si Kristong darating. Yes. Ay siya ang talagang karapat-dapat. Kaya nga sinabi niya ay hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali o ni sandalias ng kanyang panyapak ni Kristo. Yes, so, makikita po natin doon, Brother Ike, ang kagandahan pa rin po, nung dumating na si Kristo, nung dumating na ang Panginoon, sabi niya, the Lamb of God who takes away the sins of the world, ano? Itinuro niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mm-hmm. Siya ang karapat-dapat na magbautismo sa inyo. Yes, so, makikita mo, Brother Ike, na isinubmit niya yung mga taong na pangaralan niya kay Kristo. Hindi niya inaring tupan niya yun. Yes, Brother. Hindi niya inari. Kabaliktaran yata ngayon. May mga nangangaral, inaari nilang tupa. Yung mga tupa, inaangki nila, Brother Ike. Hallelujah. Pero si Jesus Christ, si John the Baptist, inisubmit niya kasi alam niya yung kanyang posisyon. Yes. Kung ano ang kanyang tungkulin. Amen. Last prophet. Mm-hmm. Ang tungkulin niya, ihanda lang yung taraanan ng Panginoon. Yan, i-prepare niya yung puso ng mga tao. Yes. And then nung dumating na si Kristo, itinuro niya. Mm-hmm. Siya ang karapat-dapat sa kanya kayo sumunod, hindi sa akin. Yes. So yung being humble ni John the Baptist, Brother Ike, napakaganda. Yan, napakaganda na talagang that we should emulate us. Tayo bilang mangaral, brother. Ay diyon, ipakita rin natin yung kababaan natin. Yes po. Na pagharap natin sa mga tao. Mm-mm. Makita nila na talagang yung bang lifestyle natin is talagang tayo ay handang magsakripisyo. Ganyan po yan eh. Na talagang nakita natin kung tayo ay kababaan kasi brother. Yes. Totoo po yan. Ng ating anointing. Eh, kung hindi ka mababa, wala. Yes, oo. Sabi ng Panginoong Jesus, di ba, no? Ang nagpapakataas ay ibinabagsak. Ngunit ang nagpapakababa ay kanyang itinataas. Amen. Kaya Amen. Naman, hanggang ngayon ay kinikilala si Juan Bautista Amen. Na isang iginagalang na santo, Brother Ike. Kasi nga, silang lahat ay tumupad at sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi nila ni-reject yung nais ng Panginoon sa halip hanggang kamatayan. Yes. Kanilang sinunod. Mm-hmm. Ha? Mm-hmm. Isipin mo yung kamatayan yan, ano? At isipin mo yung kanyang kinakaharap dito, hari. Amen. Ha? Hari kung saan ay siyang pinuno ng isang bansa. Mm-hmm. Makita natin dito. At itong pinuno na ito na isang hari, mayroong ginagawang di tama. Amen. Labag sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero itong si John the Baptist, hindi siya natakot. Amen. Hindi siya natakot na nasabihin ang katotohanan sa kabila na hari yung kanyang kinakaharap. Yes. At yes. yung kinakasama na si Herodias. Yes. Hindi niya ikinatakot yun, Brother Ike. So hindi ganun dapat tayo na baka tayo mamaya ayoko na hindi ako pwedeng pupunta diyan. Para tayong si Jonas. Ayun na. Si Jonas. Inayawan yung papunta niya, na ibinugas niya. Sa inaayawan niya. Ibinalik siya. Ayun talaga. Kaya ito naman ay talaga yun niya, brother. Di ba maganda yung sabi mo na si Herod ay hari siya, no? Mm-mm. Pwede niyang gawin na nil dahil kasi yung kanyang ano, yung kanyang puso ay nakiwan. Pwede siyang kumuha eh. Hari siya. Pwede siyang kumuha na hindi masisisi siya. Ang nangibabaw. Pero, ang nangibabaw. Yung kasalanan. Yung kasalanan. Nangibabaw. Kasi gawa ng babae. Ayun eh. Talaga, biblical talaga, no? Talagang babae. Minsan magpapahamak, ano? Excuse me po sa mga kababaihan. Pero yan ang kasaysayan. Pero bumawi po yung mga babae. Amen. Dahil naman sa isang babae, ayan, ay tayo'y naligtas. Naligtas. Dahil
tinanggap niya yung talok ng Panginoon na dalhin niya sa kanyang sinapupunan. Amen. Ang tagapagligtas na si Jesus Cristo. Eh, bumawi yung bumawi. Yun, yun, Brother Ike. Oh. Nakabawi yung ano, baka naman tayo, baka sumama ang loob sa atin ng mga kababaihan. Eh. Oh. Nakabawi. Ano? So, dahil naman sa babae, eh, nagkaroon tayo ng tagapagligtas. Amen. Kasi yung alok ng Diyos hindi niya tinanggihan. Yeah, yeah, so, brother, ang ganda ng ano, 'di ba? Dahil ngayon inaalala the Passion of John the Baptist, ano? So makikita po natin na dapat gayahin natin si Juan Bautista, isang matapang na tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa kabila na hari ang kanyang kinakalaban, at ang kinakasama ng hari ay queen 'yun. Yes, brother. Queen 'yun. Yung kinakasama ng hari, ay queen. Queen lahat yun. King siya eh. Di ba? So, pero hindi natakot. Yung sabi mo, Brother Ike. Yung fearless. Yes, yan. Yes. So, talagang, meron itong ating napag-usapan ngayon, Brother. Talagang, as a disciple, ay talagang makita natin dito sa binasa natin na yung tatlong bagay, Brother. Yes, oo. Yung pag-aralan natin. Unang-una yung lifestyle natin. Yes, oo. Yung lifestyle niya, ay talaga makikita mo ang kababaan niya, and then yung kanyang mga pagturo is radical, na talagang hindi siya talaga matatakot or whatever, at hindi siya natatakot sa anumang tao. In other words, sa Panginoon lamang siya. Hindi siya takot sa tao. Yan. Kaya yung tatlo na yun, brother, ay talaga makikita mo na ipinakita sa atin sa ating binasa ngayon na, na kaya pala talagang sinabi ng Panginoong Jesus, John the Baptist is the greatest. Yes. And for all of us, ngayon naman po, ano, sa ating lahat na mangaral, eh, mahalaga yung mission and not commission. Praise God. Amen. Praise the Lord.